Sa area ng Tondo, Maynila, panadakip ng Pasig Police ang isa sa mga miyembro ng Basag Kotse Gang na nambiktima sa Pasig. Basahan niyo na ka na pato. Oo. Inaarest ka pa namin ha. Sa kasang brother eh ha. Ikaw na kay karapatan pa na ibig. Sa walang ibo ha. Ayon sa pulisya, na-trace nila ang suspect sa tulong na rin ng gadgets na ninakaw ng mga suspect sa loob ng isang SUV na nakaparada sa area ng Barangay de la Paz. Yung isang gadget kasi na nakuha, naka-open yung location. So, and then they attempted na ibebenta. So, nag-post yung mga tao natin as buyer. Ang meet-up isinet ng suspect sa kalye ng Kirikada. Lingid sa kanyang kaalaman, puro alagad na pala ng batas ang katransaksyon niya. We're able to recover the stolen items. And the suspect is already under the custody of Pasig City Police Station and now being subjected to inquest proceedings. Na-recover ng pulisya ang nasa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng gadgets at iba pang personal na gamit na mula sa binasag na SUV. Itong mga biktima natin ay nanood sila ng isang show and then nag-park sila. And then, so while they're inside, itong motorcycle riding na suspects natin, binasag nila yung kotse. We were able to find out that may mga kaso din silang similar cases sa Antipolo and in Metro in Manila. Katunayan, lumalabas na kabilang din ang suspect sa mga nambasag ng kotse at nagnakaw sa mga personal na gamit ng aktor na si Gerald Anderson noong Pebrero 2022. Bukod dito, sabit din daw ang suspect sa kaso ng carnapping at nakawan sa iba pang lugar. Patuloy naming sinusubok na makuha ng panigang suspect. Nananawagan ang mga otoridad makipagtulungan sana ang publiko sa kanila para hindi maging biktima ng mga krimen na inaasahang tataas ngayong bare months. We want to prevent this incident, especially during this bare seasons. So as much as possible, the driver or the owner of the car should always park their vehicles in strategic areas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.